Pag-usapan natin mga kasama, quitclaim. Tanungin natin kung yung quitclaim ba ay taxable or non-taxable. Okay. Pag-usapan muna natin. Nakakalito kasi, nakakalito. Quitclaim. Ang daming nagtatanong sa akin, sir, taxable ba yan? Hindi, sabi ng iba, hindi taxable yan. O di pag-usapan natin. First, we have to define the word quitclaim. Mapapansin mo, dalawang salita yan eh. Isang quit at isang claim. Yung quit, we-name mo, ayoko na, quit na ako, ayoko nang ituloy. Yun yung ayoko na, quit. Hindi ko nagusto, yun yung quit. Ayaw mo nang ituloy. Okay? Isang hakbang na lang, nasa tuktok ka na, ayaw mong ituloy. Nag-quit ka na ng smoking, ibig sabihin, hindi ka na nag-smoke ng sigarilyo. Nag-quit ka na ng drinking, ibig sabihin, hindi ka na umiinom ng alak, ganun yun eh. Yung claim, meron kang right. Right po yan. Claim. Okay. Oy, Mr. Maestro, may utang ka sa akin 1,000. O, di, ibig sabihin, si Mr. Maestro, babayaran ka dapat ng 1,000. Oy, pangako mo ha, pamimiriendahin mo ako. Kasi sabi mo na pag natapos ko yung trabaho ko ng 3:00, eh natapos ko ng 2:00, pamimiriendahin mo ako. Meron ka ngayong claim. Claim means right. Sa batas natin, right. Ngayon, pag sinabi mong quit claim, wine-waive mo yung right mo. Under Article 6 ng New Civil Code, wine-waive mo yung right mo. Kaya, ibang salita sa pag-waive ng right ay quit claim. Yan. Ngayon, ang dami nagtatanong kung taxable o non-taxable. Yung pong quit claim na intangible. For example, sabi mo sa anak mo, anak, ipapasyal kita sa luneta. Yun. Sabi ng anak mo, promise, anak, daddy, ah, kailan? Bukas. O dumating na yung bukas, halika na, anak, papasyal na kita sa luneta. Sabi ng anak mo, wag na. Hindi na kailangan, dad. Kasi meron akong assignment na gagawin. Ang tawag doon, quit claim. Nire-release ka ng anak mo sa obligation niya, sa obligation mo, na dalhin siya sa luneta, ipasyal siya sa luneta. Pag ganun ho ang nangyari, mga intangibles, hindi ho taxable yon. Kasi tulad ng example ko, pag natapos mo yung trabaho mo ng 2:00, pamimiriendahin kita sa 3:00. O natapos mo ng 1:00, dapat pamiriendahin ka. Ngayon, sabi mo, uy, wag na lang sir, salamat. O nag-quit claim ka noon, hindi mo na i-claim yung right mo o yung privilege mo. Sir, ano yung taxable? O eto ho yung ano. Kadalamihan niyan sa mga bumibili ng condo. Condo. Ayan. At gusto ko sanang malipis spelling ko ng condo. Condo. Ayan. At gusto ko sanang ipaalam sa inyo na ang utak ng BIR under Asset Information Program. Asset Information Management Program ata to. Ito ho yung bago nilang rule. Asset Information. Yan ho ay, nasa train law. Train law. Yari kayong lahat. Pag hindi nyo alam yan. Okay, nasa train law. Sabing ganun, yung nanay, yung anak, at saka yung manugang,
gusto nung nanay, Nay, ano ba gusto nyong biling condominium? Ah, eto, bumili tayo ng condominium sa BGC. So, bumili silang condominium sa BGC worth 10 million. Ayan, bumiling condominium. 10 million, mga kaibigan! Ayan, 10 million. Om, may pera ba kayo? Inay, ay, meron ako dito, sabi nung nanay. 2 million. Eh, kulang ho yan. Yung gusto nyong kondo ay 10 million. Eh, yan lang ang pera ko, anak eh. Ah, ganun ho ba? Kakausapin ko ho yung inyong manugang at baka pwede ho nating pakiusapan na mag-share sa atin. O sige. So, nag-share ng 4 million yung anak. At nag-share din ng 4 million yung manugang. So, yung kumpanya ngayon ay gumawa ng contract to sell. Ito po ngayon yung o-audit ng BIR. Sa contract to sell, yung nanay, si A, yung manugang, si B, at yung C, yung anak, ay naghati-hati dun sa 10 million. Sabi nga, 2 million to, 4 million to, 4 million yan, kaya ang total ay 10 million. Ayan, yan ho yung situation. So, nung mag-i-issue na yung real estate company ng deed of sale, ayan, mag-i-issue ng deed of sale, absolute yan, sir. Lagyan natin ng absolute. Nag-issue ng deed of absolute sale yung developer. Developer. Ayan. Nag-issue ng deed of absolute. Sabi nitong dalawa, si A at si B, sabi niya, wala na ho kayong babayaran sa amin, inay. Inyo na ho yung condominium. Ayon. So, nag-execute itong dalawa ng quitclaim. Quitclaim. Claim na sinasabi na hindi na sila ang may-ari part owner, no, part owners ng condominium. So yung 4 million wala na, hindi na babayaran sa kanila ng mother. Hindi na babayaran. So yung developer nag-issue ng deed of absolute A kay A na lang. Samantalang yung contract to sell, ang nasa loob ng contract to sell si A, B, C, and D. Ay, wala palang D. Hanggang C lang. So, kung mapapansin mo, may disparity. Nagbayad, naging may-ari. Nagbayad, naging may-ari. Pag ganun po, nag-quit claim po ito ng tigpo 4 million. Ito po kasi ngayon, ang maging may-ari, sabi ng batas, nagkaroon ng donation. Nagkaroon ng donation. Since merong donation, subject po yan sa donor tax na kita na po ng BIR. Mga kasama, gusto kong malaman ninyo na discover na po ito ng BIR. Kaya nga meron silang tinatawag na asset information management program na i-audit nila yung mga assets. Okay? So, na-discover na, hindi nagbayad ng donor's tax si B at si C. Anong kasalanan nila? Dalawa, non-payment of donor's tax and criminal tax evasion. Yan ngayon ho yung hinahanap ng BIR. Mga tax evaders na bumili ng condominium. So, yan po, pag nag-quit claim ka at ang pinag-uusapan ay monetary or tangible. Tangible, ayan. Tangible or monetary, may monetary value. Subject ho yan sa donor's tax. Ayan. So, kapag may donor's tax ho, hindi nyo binayaran, pwede ho kayong kasuhan ng BIR na tax evasion. Kaya ho yung mga bumibili ng condominium, mga Pilipino na nandito sa Pilipinas,
at nandoon sa abroad, tapos nag-i-execute kayo ng quitclaim, pwede ho kayong kasuhan ng BIR ng tax evasion. Pero bago ho mangyari yan, willing ho ako na turuan kayo. Basahin niyo yung Section 6A ng Tax Code kasi ho, meron hong karapatan ang BIR ngayon na tingnan ang records ng mga developer kung ito ho ay nagtatama. Itong dalawa. Contract to sell, sino may may-ari, at update of absolute sale. Napakadali ho ngayong ano, i-trace ng mga tax evaders yung hindi nagbayad unintentionally. Lalo na ho yung mga Pilipino, mga foreigner na bumibili sa abroad pagkatapos pinapangalan sa mga asawa nila na wala namang capacity to pay o sa kaibigan na walang capacity to pay, mag-ingat ho kayo kasi yan ho yung gagawin ng BIR ngayong 2018. Nasa top priority program ng BIR po. So, kung kailangan nyo po ang tulong ni Mr. Maestro tungkol ho dito sa pinag-uusapan natin, willing po akong tumulong. Kontakin nyo lang ho yung mga information nandiyan na nasabi ko na. At huwag nyo kalimutan, yung sa mga accountants, bookkeeper, consultant na gusto hong sumama sa akin. Pero walang pera. O, sumama ho kayo sa akin at pag-usapan natin, baka magkaroon ho tayo ng deal. Gagawin ko ho kayong tax specialista at imamarket ko ho kayo. May pagkakataon ka na. May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta. Sa tax mapping apps, nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan, VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline kandado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano ho sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko na kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline kandado. Tuturuan ko kayo ng offline kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW,
non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging miyembro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko po kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW, turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat. At magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po. Tang, 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 tang. Ito po topic natin, protection tax mapping. Okay. Habitual na po. Okay. At hindi ho natin pwedeng pigilan na mag-tax map ang BIR. Allowed ho ang BIR na mag-tax mapping sa inyo 3 times a year. Ayan ho. 3 times a year. So, ano nangyayari pag nagta-tax map ang BIR? Alam po ba ninyo na nagsasarado ng kanilang sales outlet o mga negosyo yung mga taong na tinatax map? At ito ho masakit. Sa BIR Priority Program ng 2018, ha? BIR Priority Program 2018. Ang priority po, ito malungkot, small taxpayer. Small taxpayer ho ang priority. Sino small taxpayer? Tayo. Okay? So, para maiwasan ho natin, ha? Kasi, iwasan na natin yung mga tarantado at mga corrupt na BIR official. Ang hinihinging lagay ho sa tax mapping is 5,000 to 10,000 per visit. Okay? Hindi lang yan, hawak ka sa leg. So, para maiwasan yan, ino-offer ko po sa inyo ang serbisyo ng grupo ko, Emelino T. Maestro. Poproteksyonan ko ho kayo sa tax mapping ng BIR. Wala ho kayong babayad sa akin for the next 12 consecutive months from the month of purchase. Wala ho kayong gagawin, mga kasama. Bibili nyo lang po yung libro. At may pupunta hong tao sa inyo. Of course, yung expenses, air, sea, land, fares, lodging, meals, and other related expenses para ho maitama kayo. Forever na hindi na kayo matax map. Eh, of course, sa inyo yun.
So this video will amend all my previously issued video having the same subject matter. Okay? Bibili lang ho kayo nito. Libro. At open ho ako sa dealers. Ha? Sino man ang gustong maging dealer ko, lalong-lalo na sa mga probinsya, kulang na kulang po ang mga consultant, mga competent, caring tax specialista. Ha? Competent and caring tax specialista dyan po sa probinsya. So, ito po yung libro. Bibili nyo po sa akin. At pag binili nyo po sa akin, definitely, may coding ho ito. Protektado ko ho kayo sa tax mapping. Only buy the book 12 consecutive months from the time of purchase. Eh sir, pag lumagpas na yung 12 consecutive months, maliit na lang po yung ibabayad nyo sa amin. Okay? Iniisip ko nga, okay lang ba sa inyo 500 a month protection nyo sa tax mapping operations ng BIR? Inassure ko sa inyo, yung tax mapping penalty, doon lang naman kayo natatakot, di ba? Sa laki, hindi naman kayo pwedeng ipasara ng tax mapping, ilagay nyo sa utak nyo. Hindi kayo pwedeng ipasara ng tax mapping. Kayo lang po, voluntarily, ang nagsasara ng tax mapping. Pag, andyan na, BIR, sarado natin. Ayun, ganun na nangyayari. Andyan na, BIR, sarado natin. Ah, takot na takot kayo. So, tatanggalin natin unang-una sa inyo yung fear ninyo sa tax mapping. Which is wala namang kakwenta-kwenta at walang pinanggagalingan. Ang BIR lang naman ay nag-i-impose ng batas. So, tuturungan ko kayo para hindi kayo matakot. Okay? Turungan ko kayo paano hindi matakot at paano labanan yung fear na nasa inyo. At yung BIR penalty. Okay? Yung BIR penalty para dyan sa tax mapping, i-zero natin. Zero. I-zero natin. Okay? So, wala kayong gagawin uli. Bibili lang ho kayo ng libro ko. At open po ako sa mga partners. Magpara tayong Grab partners o Grab driver ko kayo. Kayo yung driver. Kayo yung nagdadala ng pasahero. Kayo yung kumikita ng komisyon dito. Okay? Kontakin nyo ako ngayon na para mag-usap tayo. Okay? O, huwag nyo kong kakalimutan yung susunod na video rito.